Magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niyan, sumilaya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, tayo'y sama-sama na nananalangin at nagdarasal sa Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng biyayang pinagkakaloob niya sa atin at gayon din upang itaas sa Kanya ang ating mga kahilingan at mga intensyon. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Sabay-sabay po nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises sa ilang ng paran, piliin mo ang kinikilalang puno ng bawat lipi at patiktikan mo ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo. Pagkaraan ng 40 araw ng paniniktik, umuwi na sila at humarap kina Moises, Aaron at sa buong bayan ng Israel na natitipo noon sa Para, Kadis. Inuulat nila ang kanilang nakita
at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, nagpunta kami sa lugar na pinatiktikan ninyo sa amin. Mainam ang lupaing iyon, saganang sagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga taga roon. Malalaki ang lunsod at matitibay ang muog. Bukod dito, nanaroon pa ang lahi ni anak. Sakop ng mga amas, amalesita ang Negev. Ang kataasan ay tinitirha naman ng mga Hiteyo, Hebuseyo at Amoreyo. Ang nasa baybay dagat naman at ilog Jordan ay ang mga Kananeyo. Pagkatapos nilang magsalita, pinatahimik ni Caleb ang bayan at kanyang sinabi, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila at tiyak na malulupig natin. Sumagot ang ibang tiktik, hindi natin sila kaya pagkat mas malakas sila sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat. Ito ang sinabi nila, higanti ang mga taga roon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila ito ng buo. Nakita namin doon ang mga Nephilim. Ito'y lahi ni anak, buhat sa Nephilim. Halos hanggang tuhod lamang kami. Ang buong bayan ng Israel ay nalungkot at magdamag na nananangis. At nang magbalik ang mga tiktik, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinasasabi ko. Buhay akong Panginoon. Gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Kayo'y mamamatay dito sa ilang. Ang 40 araw na pananahimik ninyo, ang 40 araw na paniniktik ninyo sa lupaing yaon, ay tutumbasan ko ng 40 taon ng pagpapahirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong yaon. Akong Panginoon ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na ditumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto, hindi alumana. Ang kahangahangang mga ginawa, mukha nilang nakita. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Parang ningas kugon, ang lahat ng ito'y kanilang nilimot. Sariling balangkas ang sinunod nila, hindi ang sa Diyos. Habang nasa ilang, ang sariling hili, ang siyang sinunod. Sa ilang na ito'y kinalaban niya't sinubok ang Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa nila'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipunin, pagdaka, agad na dumulog sa puon si Moises na magitan siya, at hindi matukoy yaong kapasiyahan ng lipunin sila.
Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sabi ng Diyos ay pakinggan ang anak niya, minamahal na lubang kinalulugdan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo nang umalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo." At noon di gumaling ang kanyang anak. Mahapatid ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po'y magandang umaga sa inyong lahat. Sino po sa inyo dito ang makulit? Yung makulit ho, yung palaging pag may gusto, kinukulit, yung hinihingaan o yung palaging paulit-ulit sinasabi. Kaya nga pag minsan yung mga magulang, sinasabi sa anak, "Napakakulit mo naman." Mga minamahal na mga kapatid, ang kakulitan ay may dalawang pwedeng mangyari. Isang negatibo at isang positibo. Una po, sa ating unang pagbasa, napakinggan natin na ang Diyos ay nagalit sa mga Israelita. Bakit? Dahil sa kanilang kakulitan. Bakit ho nagalit ang Diyos? Makulit ang mga Israelita. Sapagkat ilang beses na ang Diyos ay nagpakita sa kanila ng himala, ilang beses na ang Diyos ay ibinigay ang kanilang pangangailangan, subalit ang mga Israelita ay nanatiling walang pananampalataya sa Kanya. Kaya nga, anong sabi? Puro reklamo yung mga Israelita simula nang sila'y ialis doon sa Ehipto, puro sila reklamo. Hindi nila nakikita ang ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi nila nakikita kung papaanong sila'y ginagabayan ng Diyos sa disyerto. Hindi nila nakikita kung papaanong sila'y binibigyan ng Diyos ng biyaya. Sila
ay nanatiling walang pananampalataya. Kaya nga yung kanilang kakulitan, sabi ng Diyos. Okay? Kulit-kulit nyo, ha? Sa halip na sila ay maipadala agad o makapunta dun sa lupang pangako, sabi ng Diyos, sige, 40 years, hindi kayo makakapunta ron. Yun ang ibinigay na parusa ng Diyos sa kanila dahil sa kakulangan ng kanilang pananampalataya. Sa atin naman hong mabuting balita, kabaliktara naman. Meron namang makulit, babae. At kahit anong discouragement ang binigay ni Jesus, nandun pa rin yung kanyang pagpupumilit sapagkat siya'y naniniwala at sumasampalataya na ibibigay ni Jesus ang kanyang kailangan. Kaya nga, kahit na siya ay pinagsabihan ni Jesus, hindi dapat ibigay ang pagkain ng mga anak sa mga tuta, nandun pa rin, hindi pa rin na-discourage, hindi pa rin nawala ng pananampalataya yung babae. Mga minamahal, mga kapatid, sa ating buhay, ang dami nating hinihiling sa Diyos, ang dami nating hinihingi sa Kanya. Pero bago sana tayo humiling sa Kanya, atin munang balikan kaano ba karami yung biyayang ibinigay sa akin ng Diyos. Atin munang tingnan sa buhay ko, ang dami na palang binigay na biyaya ng Diyos sa akin. At sana dun magsimula yung ating pananampalataya. Kung ako, nung mga nakaraang panahoy binibigyan ng Diyos ng biyaya, ako'y nananampalataya na ibibigay din ng Diyos ang aking hinihiling ngayon. Mga minamahal na mga kapatid, sa ating pagdalaw dito sa dambana ng San Padre Pio, may kanya-kanya tayong panalangin, may kanya-kanya tayong dasal, may kanya-kanya tayong nais. Pero huwag ho nating kalilimutan, bago pa tayo humiling sa Diyos, ang dami ng biyaya na ibinigay niya sa atin. Yun muna ang ating tingnan, yun muna ang ating alamin at pasalamatan, at yun ang magpalalim ng ating pananampalataya na ang kahilingan nating itinataas sa Diyos ay Kanyang tutugunin sapagkat tayo ay mahal ng Diyos. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat ninibig po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, inakpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanito. Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kapanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Kaming ipaintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Diyos na isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Sa Diyos lamang mapapanata. Ang lahat po ay magsitayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng Main Church at ang mga minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinalalahanan sa ating panawagang Klego or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad or ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro, ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawain, sakramental, tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Agosto ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katarunungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan.
Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang Mahapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tulatan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama. At Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo natin pa, ayaw.